I gave you my heart. Magandang gabi po. Ngayon magluluto po ako ng ginataang makerel. So, ito po yung ating kailangan. Meron po tayo ditong makerel. Kailangan nating hugasang mabuti ito kasi madugo po ang isdang ito. Tapos, ito na yung ating luya. Hiniwang luya. Ayan, madaming luya po. Ayan. Tapos, yung sibuyas. Dahon ng sibuyas. At saka, dalawang pirasong sili. Meron din po ako ditong bawang. Tapos, chicken powder. Kung wala kayong chicken powder, pwede namang MSG. Ito na yung ating suka. Kalahating tasa lamang po yan. Tapos, maglalagay din po ako ng buong paminta. Asin. Tubig. Isang tasang tubig. At saka, yung ating kakanggata. So, ito po yung mga sangkap na ating kailangan. So, ang una kong gagawin ay ipapaksim ko muna yung isda. Paksim muna natin yung isda. So, ayan. Lalagay lang po muna natin yung ating mga ingredients sa ilalim. Ayan. Madaming luya po. Guys, alam nyo, pag ako po yung nagluluto ng ginataan, gusto ko madaming luya. Ayan. Tapos, yung ating sibuyas. Ilalagay lamang po natin lahat yan. Yung ating bawang. Pinipit na bawang. Dahon ng sibuyas. Ayan. Tapos, itong ating sili. Ilalagay po po dyan sa ilalim. Saka natin, ilalagay yung ating isda or mackerel. Ayan. Kailangan maayos lamang po yung paglagay natin sa loob para ayan po. Ayan, tapos sunod naman nating ilagay yung ating paminta. Chicken powder. Lalagay ko na po lahat 'yan. Tapos yung ating asin. Guys, konti kalahati lang muna ilalagay natin kasi saka natin titimplahin mamaya pag may gata na. Tapos yung ating suka. Sunod naman natin yung ating tubig. Ayan, kalahati lang muna kasi magtutubig naman yan. Ayan na, papakuluan lamang po natin. Hintayin lamang po natin na kumulo. Hintayin lamang po natin na kumulo, saka natin tatakpan. Ayan, pansin nyo po, kumukulo na siya, so pwede na po natin siyang takpan at hinaan ang apoy. Lutuin lamang ito. Hintayin lamang na maluto hanggang sa ito ay maluto. Tapos, saka natin ilalagay yung ating gata or coconut milk. So, ayan, makaraan po ng 10 minuto. Ito na po siya. Ayan.
guys, pansin nyo po, medyo luto na siya. Ayan. So, ang sunod naman na gagawin ko ay ilalagay ko na po yung ating kakanggata. So, ang susunod na aking gagawin, pagkaraan ng 10 minuto ay yung ating kakanggata para matuto po. Guys, hindi natin pwedeng haluin to kasi alam nyo yung makerel, malambot po yung isda niyan para hindi po maduro. So, ilalagay ko na po yung aking gata. Tapos naman natin siya at hintayin natin na maluto. So ayan, kumulo na po. Hininaan ko lamang po yung apoy at hintayin natin na hanggang sa ito ay maluto or hanggang sa mag-reduce ang sabaw or soup.